Sorry guys, sorry, sorry. Matagal ng streamer, pero kailan lang umingay ang pangalan sa Mobile Legends community. Mas umingay siya kailan lang dahil sa naburang Facebook page niya na may halos 400,000 followers. Nabura ito nang dahil sa mass report, kung saan hindi lang isa o dalawa, kundi maraming tao ang nag-report ng Facebook page niya dahilan para mapansin ito ni Facebook ng mabilisan. Maraming tao ang galit sa kanya dahil sa klase ng content niya habang nakalive at naglalaro ng Mobile Legends, kung saan ginagawa niyang katawa-tawa ang sarili niya, kagaya ng pagtawag sa hero na si Gusion, eh ang tawag niya dito ay Yushion. Yung word na memes, ang bigkas niya dito ay memes, at marami pang iba. Mahalagang tapusin mo ang video na ito dahil pag-uusapan natin dito kung sino si TV150 sa totoong buhay. Naisip namin dito sa Ed Story na gawin ang video na ito para nang sa ganon ay maitama ang maling iniisip ng mga taong mahilig manghila ng kapwa pababa. Welcome back sa Ed Story, mga sangkay. Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang taong mainit ngayon sa ML community na si TV150. Pero bago natin ito umpisahan, at kung bago ka lamang sa channel na ito, ay mag-subscribe ka na. I-hit mo na rin ang notification bell para ma-notify ka agad sa mga susunod na upload ko. Umpisahan na natin. Siya si Clarence Angelo Santos, o mas kilala bilang si TV150. Tanong ng marami, bakit TV150 ang ipinangalan niya sa sarili niya? Well, to answer that question, sangkay, nakuha niya ang pangalan na ito sa sarili niyang grupo noong nagtatrabaho pa lamang siya sa isang call center company, kung saan ang grupo na ito ay pinangalanan nilang Tropang 150. Tulad ng marami sa atin, ang kabataan ni Clarence ay hindi rin naging sobrang payapa dahil madalas itong asarin na daga. Kaya naman mula pa noon ay sanay na ito sa kahit anong klase ng pang-aasar, hanggang sa madala na lang niya sa kanyang paglaki. Nag-aral itong si Clarence sa Dr. Filimon C. Aguilar Memorial College na matatagpuan sa Las Piñas, at nagtrabaho bilang call center agent sa Alorica. Bilang isang empleyado ng kumpanyang ito, si Clarence ay madalas magpamalas ng galing sa pagtatrabaho. Sa katunayan ay marami na rin itong natanggap na award bilang isang call center agent. Binansagan siyang katanggal dahil ito sa pagkatanggal niya sa trabaho na halos 5 taon niyang iningatan. Ang tanong, sangkay, bakit nga ba sobrang daming naiinis sa kanya sa kabila ng lahat ng ito? Para sagutin naman yan, una sa lahat, marami pa kasi ang hindi nakakakilala kung sino talaga siya sa totoong buhay. Pangalawa, dahil sa ginagawa nitong katawa-tawang sarili sa pag-i-stream ng Mobile Legends sa Facebook. Yung tipong alam naman niya ang tama pero pinipilit pa rin niya yung mali. Well, dahil kasi sa ito ang kanyang karakter para mas makahakot pa ng manonood. Marami ang nambabash sa kanya tuwing magla-live, but at the same time, may mga nakakaintindi rin naman sa klase ng content na ibinabahagi niya sa publiko, kung saan wala itong pinagkaiba sa karakter nila Chooks, Doggy, at ang halos kaparehas niya pagdating sa trashtukan na si Ghost Wrecker. Tulad ng maraming streamer, si Clarence ay talent 3 ng Nextplay at miyembro ng KOL ni Moonton, kung saan nangangahulugan na malawak na talaga ang impluensya nito sa Mobile Legends community. At dahil sa karakter na pinangangatawanan niya bilang si TV150, nakakahakot ito ng libu-libong manonood sa pag-i-stream niya ng Mobile Legends.
hindi kagaya noong hindi niya pa naisip ang ganitong klaseng pakulo kung saan umaabot lamang siya ng halos 100 viewers. Para gawin ang ganitong klaseng content, ang kailangan dito ay 100% na matibay ang loob mo. Dapat handa ka sa mga taong manghuhusga sa'yo at manghihila sa'yo pababa. Which is, ito na ang nangyayari ngayon kay TV150, kaya kung bakit na-delete ang Facebook page niya. Para sa kanya, content lamang ito para mas mabus palalo ang sarili niya at mas makatulong siya sa maraming tao. Marami ang nag-send ng stars sa Facebook page niya na na-delete, kung saan ibabahagi niya sana ito bilang tulong sa namayapang si Eman. Dahil sa pangyayari ay hindi na niya makukuha ang libu-libong stars para maitulong. Pero nangako naman ito na magdo-donate pa rin ng kahit magkano para makatulong sa bayarin para kay Eman. Ang galing, no? Nakakabilib ang klase ng content na naisip ni Clarence para sa mga viewers niya. Well, kailangan niyang gawing katawa-tawa ang sarili niya para patuloy siyang pag-usapan. Dahil dito, ay makakatulong siya hindi lamang sa pamilya niya, kundi pati na rin sa maraming tao. Nasa kanya pa rin ang huling halakhak. Ikaw, Sangkay, ano masasabi mo sa ganitong strategy niya? I-comment mo naman dyan sa ibaba para mabasa din namin. Sana naman ay maiwasan na natin ang manghila ng kapwa natin pababa. Maging masaya na lang tayo para sa kanila sa halip na i-down natin sila. Simple lang naman eh. Kung ayaw mo sa content na ipinapakita niya, edi huwag mong panoorin. Kesa i-report mo pa yung tao na isa lang din namang nangangarap kagaya natin. Bago ko pala makalimutan, sa mga gustong i-follow si Clarence o TV150 sa kanyang bagong Facebook page, eh nandyan po sa description ang link. Kung na-entertain ka sa ganitong klaseng video, eh bisitahin mo na rin ang iba pa nating paksa na nakikita mo dyan sa description. Huwag mong kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para ma-notify ka agad sa mga susunod nating paksa. Maraming salamat sa panonood at pakikinig dito sa EdStory. Kita-kits sa mga susunod na video. Paalam muna.